nag-office kami ng quarter na to, no? Mga gamit, ito yung binili namin, una namin binili. Bumili rin nga pala siya ng bagong monitor. Ready ko na yung mga parts na ano ko, mag-start na ako mag-build. Ano na, 4 PM na. So hindi pa ako tapos kasi nagpinabot ko muna. Ma-check natin kung ano okay na. Tapos na yung build and yung cable management din. So guys, ito na, naka-ano na siya, naka-on na. So, yan. Yan. So guys, what's up? Action here. I'm back again with another episode of Subscriber Build. In today's build guys, hindi siya actual build. Bali, ang gagawin kasi is na-build na kasi yung ano, rig. Sir Edmond, which is siya po yung subscriber, kinontak niya ako. Actually guys, dapat ako yung magbi-build kaso wala na akong time noon nung kinontak niya ako kasi tambak ako ng project nung time na yun. So sabi niya, Christian, maka-build sana ako ng straight ROG kaso ito yung budget ko. Hindi natuloy yun guys. Bumili siya store, siya na lang yung mag-isa. It's a Ryzen 930 900X yung processor. Actually guys, yung video card is RTX 2080 galing dun sa pinag-ano niya. Nagpalitan niya na ano, rig. Ngayon guys, ang gagawin is pupunta ako dun sa bahay nila. Ang magpapaturo si Sir Edmond how to disassemble at saka paano mag-assemble ng gaming PC. So yun po kasi yung ni-request siya sa akin. Sa makikita niyo yung clip niyan guys, medyo kulang-kulang siya kasi ang hirap magturo ng ano, yung nagtuturo ka tapos habang nag-video. So mahirap 'yon. So may mga clip lang 'yan kung paano ko yung sa processor, pag-install RAM, video card, paano yung mga technique and fastest way how to assemble yung mga ganun. So yun lang yung mga tinuro ko sa kanya. Tapos may binigyan ko siya ng tips nung how to yung mga cable management, tapos troubleshooting guide din tinuruan ko siya. Ayun. So kasi ang problema lang talaga nung build niya is pina-build niya kasi yon nung bumili siya sa store. Ngayon, hindi niya nagustuhan yung outcome kasi parang minadali daw. Kasi nagpunta siya is para maghapon siya dun sa store. Tapos minadali kasi nga magsasarado na yung store. Inabutan siya ng ano guys, mga gabi na. So hindi siya na-satisfied dun sa outcome ng build. Mayroon siyang isang request is palitan yung RGB tapos isync sa motherboard. So yun yung gagawin namin ngayon. Hindi ito kompleto na ano ha, hindi ito kompleto na how to disassemble and assemble. So pinakita ko lang sa inyo, may mga clips lang akong ni-record at na tinuturuan ko si Sir Edmond dito. Okay? Worth ng rig is 160,000. So naman ka lang, teka. Hindi ata kasama yung RTX na 2080 kasi sa pinaglumaan niya yun eh. So, bali kinabit lang niya doon. Hindi na siya nag-upgrade, bali okay na daw siya doon. Dapat kasi all ROG din yun, kaso yun nga yung nangyari. So yun guys, sit back, relax, and enjoy this video na subscriber build, how to disassemble and assemble ng gaming PC. Bali, hands-on tutorial. Ito lang eh. Guys, nandito ako sa ano place ni Boss Edmond. So meron siyang ano ngayon, build na 3900X, tapos meron siyang straight ROG na build. Hindi mo na in straight ROG. Ay, hello po. Yung nakuna GPU guys is a GeForce RTX na 2080, 8GB. Ito yung naunan mong binili. Cooler is Ryuo 240. PSU is a ROG Tor na 850, tapos ito yung board guys na Wi-Fi Crosshair na ano 8 na Hero Wi-Fi. So ngayon, actually guys, nakabuo na, di ba? Nakabuo na. Tapos ang gagawin lang namin, kakalasin namin kasi magpapaturo si Edmond sa akin kung paano yung sa wiring ng RGB. Ngayon, tuturuan ko siya ngayon. Ito may ano dito, mga RGB addressable. Kasi nakabuo na ako nito. Last time ito yung binuo ko for 120,000 na build na full AMD. So check natin, gagawin natin dito ata sa mesa na to. Maliit lang yung lugar niya dito. May-ari siya ng car wash around dito sa may P2, hindi ko na sasabihin yung exact address. Yung case mo, boss, anong case mo? Helios. Ah, naka-Helios ka rin pala. O nga, sayang. Ano na lang yung, uy, yung ano na lang, oh. Yung GPU na lang, Strix na sa ano. Sayang. Sige, labas muna namin. Lalabas muna namin yung case kasi dito niya natago yung case. Ano ba? Hindi ba yan, ano, parang kulub yan, ano, boss? Ano eh, nilagyan ko siya ng exo sa loob, sa labas. Sa labas. Ah, sa likod. Oo, oh, tama lang kasi maluluto subukan yung. Subukan ko panda rin. Hindi, kakalusin natin. Ito, boy, guys, nakabuo na siya. Ngayon, ang gagawin namin is, ano, teka lang ha. Ikakalusin namin kasi papaturo siya sa akin ng RGB. So,
disassemble tayo ngayon, hindi tayo build. Ayan guys. Ayan. Ang nag-build nito sa store. Sa store. Ah, okay. Sige. Iyan naman natin guys ha. Bali, ibang ano to ngayon. Hindi ibang, siya ano. Ibang trip disassemble tayo ngayon. Ayan. Sayang, hindi ko dali yung tripod. Ayan guys, muna. Ilalabas muna namin to. Check ko lang muna namin. Ito, pinabot ko muna. Ay, inon muna namin. Kasi, para maano yung sa AMD na team. Kasi, meron ako experience about AMD, yung processor nila. Pag kinalams mo na hindi mo ino-on or hindi mo winawarm up yung processor or hindi siya umiinit kasi matigas yung ano nun, thermal paste. So, dapat i-ano nyo muna guys. Paandarin nyo muna mga 10 minutes or... Ngayon, itatest run ko. This is A3900X na ang tawag doon? Na AMD. Ayan guys. So, check ko lang yung score sa R20 na Cinebench. Stock lang to guys. Default lang to. Ewan ko lang kung ano yung settings. 3.8 GHz. Sige. Wait lang. CPU ID muna natin para ano. Check ko lang yung temp kasi para malaman ko yung ano. Okay, it's running na ba? Okay, run. Ayan, running na guys. So, not responding. Uy, bakit? Tagal. Ito yung score ng unang run ko. Naka-enable ata yung PBO nito or naka-auto kasi hindi ko pa chine-check sa BIOS. So, nag-run siya ng ano, ng 6402. Run tayo ulit ng test. Default guys ha, wala dong kinakalikot sa BIOS yun, no? Si Boss Edmond. And so this is, teka lang, umabot siya ng ano guys, CPU eh. Umabot siya ng 94 ngayon guys, o 92. Ito CPU, ayun. Ayun yung temperature. Papalo siya ng 94. This is a 3900X na Ryzen. Ang default nun is yung PBO is naka-auto. Hindi siya naka-enabled. So, ang binabatong frequency is 3.992, so 4 GHz. Max siya ng 4.2 GHz sa core. Tumaas ngayon guys, for the second run. 6681 na ngayon. So yun, okay na, medyo mainit na pwede namin kalusin. So yan guys, score. Default po yan, hindi po kami nag-overclock. So probably naka-enable yung ano, or naka-auto yung ano, PBO nito sa crosshair, sa motherboard. So ngayon guys, ginaguide ko si Boss Edmond dun sa ano, para mag-disassemble. Mamaya i-assemble niya kasi tuturuan ko siya paano mag-assemble mamaya. So ayan, kakalusin mo muna yung ano, dalo, ayan. Ito apat. O yung screw na yan, apat. Alalay hindi lang. Hindi ito ng kamay lang? Hindi siya, hindi mo maabot, mahirapan ka yan eh. Sige. Criss-cross pattern ka, dun sa ano, diagonal yung katapat nun. Ayan guys, kinakalus na niya. Tapos... Hindi, baba. Diagonal, ito. Hindi, yan. O yan, doon. Oo, criss-cross ba? Pag ganun ba? Para pantay yung ano. Hindi pala basta tanggal. Hindi basta tanggal. Yan, i-ano mo muna. Huwag muna tanggalin lahat. I-ano mo muna mamaya lahat. Luwagan mo lang muna. After mo maluwagan, i-ugain mo. Malalaglag pala ito siya. Oo, malalaglag yan. Kaya, naluwagan mo na siya. Then, after mo maluwag, i-ugain mo yung ano. Sige, ugain mo. Hindi pa. Wala pa. Ayan, kaya lang kami. Wait lang guys ha. Yung first step namin, for AMD to ha, kasi laging inaano to, yun kinalas na muna namin tong processor. Disassemble to guys ha, kasi bakit? Para matanggal muna namin lahat yung kable. Hindi, nuuna ko talaga to eh. Kasi nga dun sa processor, ayan, okay, may paste. Pero tatanggalin namin yan para mag-a-apply kami mamaya. Okay, so yun, natanggal na namin. Then next na ano namin, yung sa likod muna. Gagawin namin, tinanggal namin yung mga kable doon sa motherboard, tapos ito mga 24 pin. Ngayon gagawin natin, kakalasin namin yung GPU para makalas na namin tong after ng GPU itong ano, tawag ito yung AIO. So yan, kakalasin nyo na si Sir Edmond. Ang mangyayari guys dito, ipupush lang tong lever dito, yun na yung parang latch nun, para lock kasi yun sa GPU eh. Pag hindi mo pinush yun, hindi mo mahuhugot ng GPU. So yan, tinuruan ko lang si Sir Edmond, gagawin niya na. Alalay lang ba? Hindi pa. Teka. Hindi pa na lang. Hindi pa. Teka, ako na mag-ano, medyo kailangan alalay dyan eh. Sundutin ko ah. Sundutin ko ah. Naya, wag mo na hugutin. Hintayin mo muna. I-push mo muna. Background? Push mo lang muna. Ayan, sige. Tapos. Teka lang. Wait lang guys ah. Ang video na ito ay nandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build,
tapos naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows Digital License, it's a legit copy, genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description, nasa $15 lang yan. Kung gusto nyong makakuha ng 10% discount, type nyo lang po itong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's XTNC. So XTNC, so makakakuha po kayo ng 10% off. So yan guys, makikita nyo na successful po yung code na tinype po natin. Magkano na lang yan? $13.29. So na around yan, compute po natin. 677, round off na lang natin guys, 678 pesos na lang yan guys. So sobrang mura, super legit, dito po ako bibili. If you're purchasing, you can use your Paymaya or GCash. Yan po ang ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. Link in the video description yung website nila. So back to the video. Na-skip na namin kanina yung pag-remove ng kasi kinalas na namin guys. Ang hirap pagka nagbibideo walang maghahawak. Ayan guys ha. Ngayon tuturuan ko si Sir Edmond na magkabit ng processor. Hands on to guys. Bali kasi first time niya magkabit ng ang tawag dito ng processor. Ayan. So ngayon tinuruan ko na siya. So siya na magde-demo ngayon. Siya na yung pinaka mag-ano. So ngayon natin. I-unlock ulit natin to. Ayan. So nakalock na. Ayan. I-unlock na ni Sir Edmond. Sige. I-unlock muna. Ayan. Okay. Ayan. Huwag mo lagyan ng pressure to ha. So hindi nalagyan. Pwede mo nang kunin. Dahan-dahan ha. Sige. Okay na. So dalawang gilid. Ayan guys. Inunakat na kanya. So ngayon siya na yung maglalagay. Zero insertion force. Ibig sabihin guys, hindi kayo maglalagay. Hindi nyo ipupush. Hindi nyo kusaan lang yung malalaglag. So pakiramdaman nyo lang. Op, baka tumama sa Okay. Lagay mo na. Tampantay lang, hahanapin mo yung triangle, nahanap mo yung triangle. O yun, ipakinamdam mo lang, huwag mo ipupush. Konting uga, konting wiggle lang. Yun, okay na. Sige na, okay na, huwag mo ipupush. Ayan. Okay na guys, yung lever na lang. Ayan, latch, okay na. Ganoon lang kasimple, sobrang dali. After na mag-install ng CPU, tuturo ako ng si Sir Edmond ngayon mag-install ng RAM. So, ngayon, hindi ko na na-film yung pag-install na yung tatlo. Ito yung pinakahuli na install niya. Ayan guys, so, boss, okay na. Yan na niya. I-insert na niya. Tinuruan ko siya guys. Hinapin lang yung bungi or yung tapos ipantay yung bungi sa gilid. Tapos ipupush niya. Ayan. Kailangan i-double check lang na pantay. Sa dims, ayan. Sa gilid. Ayan, pasok na. Tapos, kailangan ng force dito guys. Yun, tumunog na. Okay, so, yun guys. Okay na yun. Nice, ang galing. Napabutol-putol na yung video namin. Ngayon guys, pinapakita ko lang kung yung sa si Sir Edmond na yung maglalagay ng yung pump for the CPU cooler. Ayan. So ito siya yung maglalagay. Dinemo lang sa inyo kung paano. So naglagay na kami ng thermal paste. Medyo na pa marami pero sakto lang yun guys. So that method yung nilagay namin. So yan na, okay na. Si Edmond na yung maglalagay. Ayan boss, i-grab mo na tong pump. Alalay lang. Tapos ihiwalay mo lang to. Ayan. Ihiwalay mo lang yan. Then center, okay, center mo na. Ayan, so guys, tapat mo lang sa butas pati yung kabila. So yung kabila, okay, ayan na. Yung naramdaman ka lang dumudulas, yung parang ayun, nararamdaman yung dumudulas. Ayun, ayun guys, may nararamdaman na kami dumudulas. Ibig sabihin nag-touch na yung thermal paste dun sa sa pump at saka dun sa processor. Ngayon, gagawin ni Sir Edmond is magkakabit na siya ng thumb screw. So, apat yan. So, unahin mo na isa. Halfway lang yung pag-screw. And so, halfway mo na. Huwag na higpit. Halfway lang. So, saka na higpit mamaya. And so, next is yung sa isa. Halfway lang. Huwag na higpit. Pero sa hindi pati siya. Mamaya. Iyan na natin. In-screw pa ba ito siya? Oo, oh, in-screw pa yan. Lapat na lapat yung Kala ko dito na hindi nag-pressate eh. Hindi, kailangan kasi. Hindi mo maano yung performance ng cooling. And so guys, tapos na. Na-screw na namin. So ito na yung gagamit na kami na ng screwdriver. Ayan. So yan, gamit screwdriver. So ang una. Ilock na ito siya. Oo, ilalock na yan siya. Ayan.
Sige, iyan mo na. Talaga? Hindi, halfway-halfway lang. Lipat dito, yan sa kabila. Ayan. Sa kabila. Criss-cross po ato yan, guys, ha. Ayan, sa kabila. Ayan. Ayan, guys, done na kami installing the CPU cooler dito sa build ni Sir Edmond. Ayan. So, yun, guys, natapos na namin yung build. Hindi na namin nagawa ng ano kasi sobrang wala na magbibideo dahil inaalalayan ko si Sir Ramon dun sa ano. Hindi rin ako nakapagdala ng tripod. So, ang nangyari lang kasi, kaya niya ako tinawag kasi naka-build na yun. So, ang gusto lang kasi niya mangyari is turuan siya for yung basic lang paano pagkabit yung mga ganyan, ano yung technique, ano yung mga tips, mga ganun, para mapabilis yung build niya. So, tinuruan ko lang siya yung mga ganun, guys. Kanina nakita nyo yung mga para magkabit ng CPU cooler, CPU, RAM, yung mga ganyan. Tapos, yung RGB kasi kanina, guys, nung una, mali yung bili niya. Ito yung binili niya. Deep cool na may remote control. Kaso sabi ko, addressable RGB, yun na lang yung ilagay mo. So, pinabili ko siya nung yung Deep Cool na 200 Pro kasi yun yung ginagamit ko for ayan guys, nakikita nyo naman. Dito sa may gilid, ito sa baba, tapos ito sa gilid yun. So, apat yung nilagay. Ayan. So, nakasync na lahat yan sa motherboard. Even yung sa power supply, ayan, napansin nyo, nagpapalit na yung kulay. So, dito na lang, kasi nagkulang kami ng splitter, wala nang available yung sa store. Ito is, hindi siya nakasync sa motherboard, kasi nagkulang na kami ng splitter. Bali, ito yung default niya for the mode. Ayan. So, sa akin na lang daw, bibili siya ng splitter pag available na. Ayan. So, ayun lang guys, ito lang yung vlog ko for today. Ang gagawin ko na lang, tuturuan ko na lang si Sir Mon dun sa Asus Aura. May naka-install ka na? Ito yung maganda eh. Ito lang natin. Ito yung rainbow. Rainbow yan, nag-iiba yung color. So nakasync na guys sa si Sir Mon na bahala dito sa kung ipa-personalize niya yung favorite niyang color kung ano man yun. Ayan, so okay na. Pwede mo nang laruin yan, boss. Ano, boss? Okay na. Ayan, may natutunan si Sir Mon kasi yun talaga ang balak niya kasi gusto niya matuto mag-build ngayon. At tinuruan ko siya mag-build, guys. At saka nagpaturo lang siya dun sa RGB. Paano i-sync dun sa motherboard. Dati kasi, hindi siya na-satisfied ba? Hindi siya na-satisfied nung nagpa-build siya dun sa store sa Gilmore. Kaya kinontak niya ako, guys. So, inayos lang namin. Tapos, nilipat lang namin tong cooler dito kasi nakaharang yun dito kasi gusto niya nakikita yung RGB dito. Ayan. So, nilipat lang namin yan dyan. Biniliktad lang namin dito sa cooler. Yung usual na ginagawa ko for nagkakabit ako ng AIO pag may RGB. So yun guys, that's it. Hands on lang talaga si Sir Mon. Gusto lang talaga matuto mag yung pinaka ang tawag doon, actual na pag-assemble at disassemble ng gaming PC. Ayan, so there you have it guys. Ito lang, updated na yung bias ito guys. Pina-update ko na sa store para kasi kinabahan ako last time, nag-update ako ng board shit. Ayan, ito po yung board guys. It's ROGi. Ito po yung webcam. Sabi niya, eh Christian, pa-add mo nga ako nito. It's a Inwin A1 Plus. Addressable. Addressable to eh. So, that's the case. Sobrang liit lang. Diba? Tapos, check natin tong GPU guys. Kung